Hello guys, hello Kegel Squad, welcome to my YouTube channel. Yes guys, 3 months na po tayo sa YouTube. At dahil 3 months tayo sa YouTube, gagawa ako ng pinamagatang segments sa aking channel na pinamagatang Tough 10. Ito nyo yan. Lagi ko yan. O, pack! Tough 10, mga best. So, tough 10, kung ano man ang gusto nyong gawin kong tough 10, mga best. Parang maneuvers, dance steps. Kaya na, pack. Momoland, watch out! Momoland, watch out! Wine muna tayo, mga best. Ngayon lang, ha. Kailangan mo tayo malasin para sa ating episode ngayon. Tough 10. So tough 10 ang kahit anong gusto niyo pag-usapan, mga best. So last week, meron po tayong isang subscriber nagtatanong po sa akin, Kuya, pwede po ba kayong gumawa ng top 10 reasons kung bakit hindi ako crush ng crush ko? Traffic, ang tanong niya po ay, Kuya talaga. Ngayon lang, parang may tao din eh. Na-distract ako. Kuya, bakit di po ako crush ng crush ko? Inom. Mahirap na tanong yan, ano? At mahirap din sagutin yan, mga pet. Ready na ba kayo? Dahil kung ready na kayo, ready na din ako. At ito po ay researched. Ito po ay napatunayan. Ito po ay isang fact kung bakit hindi po siya crush ng crush mo. So bakit ka hindi crush ng crush mo? No? Number one. One. Best. Define mo muna ang crush. Kasi, bes, may difference ng crush sa love. Sabi nga ni Miriam Dexton. Sabi nga ni Miriam Webster Dictionary, ang crush ay paghanga. So, hinangaan mo lang siya kasi maganda yung buhok niya. Maganda siya, maganda yung cutes niya, di ba? Pero, bes, baka naman nag-expect ka ng love in return. Iba na yun, bes. So, iba naman si... So, kung ako sa'yo, bes, i-check mo yung feelings mo, diba? Kung love na yon, edi i-push mo na ng bongga yon. So, kahit di ka crush ng crush mo, kung love naman ang na-feel mo sa kanya, kung ako sa'yo, itodo mo na. Alam mo yung ibig sabihin itodo mo na? Yayain mo na siya sa date. So, alam mo naman mga new generation ngayon, diba? Text. Dali lang. Si Eko Bautista pa sa web. Dali lang. Tinapay family. Anyway, so kung crush ko si Echo, hindi na ako papatumpik-tumpik pa, di ba? Boom, karaka-raka na, di ba? Echo, baka naman pwede tayo lumabas. Kung rejected ka, best, at kung talagang bet-log mo siya talaga ng bonggang-bongga, itodo mo yung pangungulit sa kanya na, are you free? Available ka ba? Di ba? Baka mamaya hindi pala siya free. Number 2. Tingin ka rin sa salamin. Tingin pag may time. Kasi, bes, kung si Piola ang hinihintay mo, si Piola Pascual ang hinihintay mo magkakrush sa'yo, bes, aabutin ka ng pagputi ng uwak hanggang sa umamin po siya na isa po siyang salamin. So, kung si Piola Pascual ang crush mo at hinihintay mo siyang magka-crush sa'yo, te, good luck! Good luck talaga, mga bes! Nakakainis yung mga ganyan, ano? Yung mga fans club. Pato na pala yung fans club. So, baka naman kasi ang pangit mo din, bes. So, kung pangit ka at ang crush mo si Piola, bes, tandaan mo, may make-up. Punta ka ng Watsons, punta ka ng Shoppers kung taga-Canada ka. Punta ka ng Walmart kung taga-US ka.
at kang taga-Africa ka, pwede kusa ka lang na magpunta. Lagi ka ng blush on, pack, ganun. Oh, di ba? At kung di ka pa mapansinip, Piolo Pascual sa bago mong looks, hindi talaga siya para sa iyo, Bets. Hindi kanya magiging crush kasi iba ang bet niya. Iba talaga ang bet niya, no? Bets. So, top 3! Ang bilis natin! Top 3 na! Ready na ba kayo? Ready na ako. So, Bets, ito ang problema ng karamihan. Baka naman may shota na siya. Huwag kang feeling, di ba? Huwag kang third wheel, Bets. Di ba? Third wheel. So, ano bang third wheel? Yung mga pang tricycle, yung mga ganoon, di ba? Kailangan na third wheel kasi, kumbaga, sa tricycle, sa motor, silang dalawa, pero ikaw, ang kas ka lang. Gusto mo ba yun, Bes? Hindi. So, kung may shota na siya, huwag kang ano, huwag kang panira, Bes. Huwag kang third wheel. Ano yung matawag yung third wheel? Kabet. Yeah, kahit yung feeling mo na crush mo pa lang siya, pero feeling mo asawa mo na siya, kabet eh. So wag kang pakabet minsan, okay? Pa-hard to get ka din minsan. So kung alam naman na crush mo siya at may girlfriend siya, antayin mo mag-break sila. So, pag nag-break sila, magpa-cook. Magpamanika. Number 5. Sa mga vloggers dyan, makakarelate kayo. So, kung vlogger ka, at public figure ka tulad ko, na sikat na vlogger dito sa Canada, no? Na meron po tayong 1,200 subscribers. So, sobrang sikat ko po, lagi po sila napapas-fan sign, no? Charot lang yun. Sana one time yun. But anyway, kung vlogger ka at ang yung crush mo, private person, walang pag-asa. Wala. Next na tayo agad. Kasi, alam mo, wala lang. Wala akong marason eh. Pero feeling ko valid yung reason ko na pag nakapag-vlogger ka at public figure ka, push yun. Hindi talagang pasok sa bangay yun kung bakit ikakrush ng crush mo. Vlogger ka. So, i-prioritize mo yung pagva-vlog kesa sa pagka-crush. So, yun lang. Number 6. Ito. Makakarelate ka dito. Baka naman malabo ang mata mo. Kailan ba huli ikaw nagpatingin sa doktor? Diba? Baka sa tingin mo naman, best, wow. Grabe, crush ko. Baka naman, imbis na babae ang tingin mo sa kanya, lalaki pala. So, best, importante talaga yung eyesight, no? Kasi binigay ni Lord yan. So, kung di mo siya gagamitin sa magandang paraan, uwi ka na rin, best. Charlotte. May dumaan. Makatingin sa akin kasi nagbablog ako. Anyway, so, patingin ka sa salamin, best. Magkano ba magpatingin sa Pilipinas yung magpa-prescribe ng glasses? Mga ganon. Diba? Kung ang labo naman ng glasses mo at ang labo ng mata mo, best, at di ba siya nakikita, paano ba siya magiging crush in the first place? Best! Hindi na talaga yung magiging crush. Kasi iba pala yung sexualidad niya, no? So, hindi kayo tugma. Hindi nagtugma. Hi lang tayo, mga best. Number 7. Ito, importante to, ha? Nga ka. Nga. Giting ko? Nga ka, best. Wala kang pang-date. Gusgusing kang itsura mo. Wala kang pambili ng toque. Wala kang pambili ng jacket. Wala kang pambili ng uniform. Mapasok ka sa school yung butas-butas. Best. Nga. Hindi ka talaga... Wala kang masasabi dito, pero... Paano mo siya yayain sa date? Kung ikaw sa sarili mo, hindi mo alam ang date dahil hindi ka pa nakakaranas noon dahil sa sobrang nganga mo. Panganga mo sa ekonomiya. Kumbaga, nandito siya, mga best. Nandito ka. Nandito yung level mo eh. So, malayo, best. Matagal-tagal bago mo siya mapush. Anyway,
Number 8. Ito, importante, importante talaga to eh. Bad breath ka. Number 8. Bad breath ka. Ulitin ko. Number 8. Bad breath, bes. Alam, meron kong ganyan, bes. Kahit gaano kaganda, kung bad breath ka, wala eh. Kumbaga, talino mo na. Ang yaman mo na. Ang sexy mo pa. As in, nasa yun ang kagandahan kahit wala kang makeup, bes. Pero kung bad breath ka, bes, nga. As in, nga ang love life mo, nga talaga, bes. Kasi, paano mo siya, hello, parang, can I ask you for a date? Wala na. Walang pag-asa. So, number 9, isa siyang non-living thing. So, bes, kung ang crush mo pala ay baso, next topic na tayo, no? Baso, bes, non-living thing, crush mo laptop, love ko to, laptop ko. Kung ayaw ang crush mo, hindi ka talaga yung makakrush kasi wala tong feeling, no? So, sinama ko lang siya kasi pandagdag sa top 10. Ito na. Number 10! Best proven to, sa research talaga to. Royal family siya. So, kung royal family siya, at doon ka sa tondo nakatira, best, kahit pa mag-messenger kayo, MySpace, Friendster, Facebook, bes, kahit mag-connect pa kayo sa kahit anong social media, bes, hindi kanya magugustuhan, bes. Kasi, tondo ka eh. Diba? England siya, o England. May corona, may cape, may wand, diba? Ikaw, hawak mo lang yung mga, kung ano mga pwede mong hawak ka sa tondo. So, bes, isip-isip din pag may time, diba? Yun lang. Anyway, yan po nakatapos ang ating segment for today. Pinamagatan natin Tough 10, bakit di ka crush ng crush mo?